to blaspheme his name, and his tabernacle, and them that dwell in heaven. And it was given unto him to make war with the saints, and to overcome them. And power was given him over all kindreds, and tongues, and nations. And all that dwell upon the earth shall worship him whose names are not written in the book of the life of the Lamb slain from the foundation of the world. If any man have an ear, let him hear. May sabi po tayo, he that leadeth into captivity shall go into captivity. He that killeth with the sword must be killed with the sword. Here is the patience of the faith of the saints. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon, na atali namin. Maraming salamat sa resulta, Panginoon, soul winning. May record namin na maya, Panginoon. We pray na ang pamilya ni Kasanta, Panginoon, sa Panginoon, Ate Connie, we pray na sila po yung kapatuloy sa inyo. Super mind courage, Panginoon, mga kasambahay pa nila doon, kapitbahay, Panginoon, masyarang din namin. At maraming salamat kanina sa baptism. We pray na si Lady Lord, kapatuloy. Dulad na gabayin niyo po, Lord, siya. Katuloy yung ginawa niya sa amin, Panginoon. Siya may magtiwala sa inyo. At siya po yung palain niyo din naman. Mga may sakit, Panginoon, nalalaan niyo din po, Lord. Sina Geraldine, sina Denver, Panginoon. Iba pa, Panginoon, na may sakit, Panginoon. We pray na kayong bigyan ng kagalingan. Gamitin niyo po yung mga gamot din. At bigyan niyo kami ng lakas, Panginoon. Maglingkod muli sa inyo. Ngayon malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ako po na po. Siguro, pwede ko lakasan itong isa, no? Hello, Mike Chess. Hello, Mike Chess. Hello, Mike Chess. Ha. Okay, so para sa mga bago po, ay inaaral namin every Sunday afternoon, kung may time. Ito pong Book of Revelation, ito po yung huling book sa Bible na hindi pa po nangyayari, karamihan ng nasulat dito. Ito po yung mangyayari pa lang in the future. Bakit natin inaalam? Mag-alam natin na nasa future. Maganda ba yun? Depende, di ba? Ito, magandang bagay ito. Yung iba dito, kaparusahan, pero hindi naman sa atin yung lahat, no? So, pero yung iba dyan kasi, pag alam mo yung future, sabi nga nila, advantage yun. Kung ikaw, alam mo yung tatama sa loto, kataya ka ba? Hindi mo malalaman yun, okay? So, itong mga bagay na to ay, kaya sinulat dito para malaman natin. At, syempre, iba kasi hindi nalalaman, intindihan to kasi hindi naman nag-aaral. Pero sa mga nag-aaral at malaman mo yung mangyayari, sobrang advantage nyo. May encourage ka, iiwas ka sa na mag-easy-easy dyan, di ba? May kita mo next, yung mga next event pala sa future ay nakakawa ibang tao, especially yung mga hindi naligtas at yung mga kaya hindi rin naligtas kasi minsan yung mga Kristiyanong ligtas na tamad-tamad. So, bakit kaya ang ganito mga ito, hindi na maya, sasamba sila sa beast na maya, ano ba yun? So, parang magkakaroon tayo ng idea, anong dapat natin gawin sa panahon natin ngayon. At yung mga ibang bagay pa, sa, kasi may mga warnings sa Old Testament. At makikita namin natin kung paano re-relate yun sa mangyayari in the future. Okay, so natapos po tayo sa Revelation. Mayroon akong document dito na para lang sa mga bago. Yung ating summary ng Revelation, kung makita ko. So, sinong bida sa Revelation? Ha? Sino pa? O, tama yun. Sino pa? Mga Kristiyano, tama rin yun. Yung mga witness ng Panginoon, mga gusto soul winning din doon sa panahon na yun. So, gusto niyo bang mapunta sa Revelation? Yung pinapatay tayo ng Antichrist, gusto niyo yan? Lapit na yun eh. Ito ulit ha, so natapos mo tayo itong book, Revelation outline. In chapter 1 to nasa kaliwa, bandang kaliwa, nakikita niyo ba yan? Chapter 1 to chapter 11, yan po yung mga nangyari. Siyempre, chapter 1 is introduction lang. Chapter 2 and 3, yung mga seven churches na particular na sinulata ni John. At may kanya-kanyang copy sila nito. And then, may mga warning sa kanila. May mga papuri din, pero karamihan warning. And then, sa chapter 4, may vision of heaven, four beasts and 24 elders. 24 elders.
ang ano natin dyan, mga pastor yan, ha? Matitino na sabi natin binibigyan sila ng honor ng Diyos. And then, chapter 5, pinakita po yung seven seals na tinatawag, or actually yung scroll na mayroong seven seals. At walang makapagbukas noon, pero si Jesus yung nagbukas. Describe siya ng lamb. Then sa chapter 6, inisa-isa yung mga seals. Ilan yung seals? 7. Yung first 6 seals dyan binuksan. So, each time na binubuksan yung mga seal, ay may nangyayaring event, okay, sa mundo. Napunta dyan yung mga famine, earthquakes, wars, yun nga, pestilence, death, okay. Na yung 6 seal, ito yung pinag-importante yung 6 seal, yung ang sign dyan is yung sun and moon and stars ay na-darken, tinatawag na Day of the Lord sa Matthew 24, Luke 13, Mark 13, Luke 21, and then sa ibang passages, sa Jeremiah, sa Joel especially, ay ito yung sign ng pagdating ng Panginoon. At ang Day of the Lord, yung iba is parang gusto nila, uy, dumating ka na, Panginoon. Pag hindi ka ligtas, the Day of the Lord na, tapos ka. So kaya kahit sa Old Testament, may mga warning dun eh. Hindi mo gustong dumating yun pag ikaw naman yung kalaban ng Diyos. Diba? So dapat maligtas ka muna. So si Sarah, ligtas na ba? Sigurado ka na sa langit? Kailan mo na sigurado? Ha? Ilan? Kailan lang? Ano daw? Kailan mo sigurado? Masyado, inaano yun. No? Nasyaran ko kanina yan, sila. Okay, mahihain lang si Sarah. Pero, and then yung chapter 7, so dumating na Panginoon ng 6, at nag-umpisa na po yung kanyang wrath. Galit niya, binubuhos niya sa mundo. Tapos na-rapture na yung mga mananampalataya. And then sa 7, post-rapture, after the tribulation, saints in heaven, may nakita tayo mga saints. Anong ginagawa ng mga saints? Sabi niya, Lord, pausahan mo na itong mga to. Masama ba yung ano, ganun? Gusto mong pausahan yung dapat mong pausahan? Masama ba yun? Sa ngayon, ganun tayo, di ba? Bayaan mo na sila. Hindi. Minsan kailangan pausahan yung papausahan. At pag ang Panginoon na nagparusa dyan, awawa sila. Chapter 8 is, but wait, nakikita niya po sa kanan banda, di ba? So ito po yung timeline. And then yung mga parallel chapters nila sa after ng chapter 11. Ganun po kasi yan eh. And then sa 7, chapter 7, post-rapture, yan ang nabigyan natin. Sa 8, ito po yung 7th seal na binuksan. And then 7 trumpets. Nung after ng 7th seal, mayroon pa 7 trumpets na again after tinutugtog. Pinapatunog yung isang trumpet, meron na namang ito, mga wrath of God na to talaga. Wrath of God, kasi pinaparusahan na yung mga lahat ng tao na nasa libutan. Amen? And then, first, second, third, fourth, ito yung mga panimula pa lang na kaparusahan nila. Ano yung mga yon? Yung nasunog yung mga grass, ano pa, yung river, Locos, mamaya pa yun. Ayun yung fifth. Okay? Yung dalawa. Namuta ko na tuloy. Sinakalala? Ha? Yung hail. And then, yung isa pa. Okay, yung chapter 9, yung ano, yung mga woes, yung 5, 6, and then, later yung 7. So, doon na yung locos na mukhang scorpion. Then the little book in chapter 10, parang ano lang, interlude. And then sa 11, doon nakita yung mga, yung temple ng Diyos, and then yung two witnesses nabanggit doon. So kasi sila na yung, actually medyo nahuli yung pagkakabanggit sa kanila dito, pero later babanggitin ulit sila. Pero yung two witnesses na yan ay pinagpapalagay na si Elijah at si Moses, kasi kapangyarihan nila is the same. Then the seventh trumpet sounded, boom! Lahat ng parusa. Pinarusahan na yung mga nasa mundo. So, sinong gusto matira sa mundo nung time na yon?
Ikaw, iyak ka nun. Hindi ka na makapag-joke nun. Gusto mong hindi ka maligtas? Ligtas ka ba? Hindi. Oh, hindi ka na, wala ka na dun. Diba? Unless gusto mo. Hindi, wala ka na dun. So, ito po yung nasa gitna. Yan nga po yung pinaka nagpaparalan sila dyan. So, sa chapter 12, bumalik po tayo sa 1st century AD. Tsaka sa beginning, actually, dinescribe kung paano yung tao ay pinarusahan ng Diyos at sinumpa at pinangakuan ng tagapagligtas at umabot po yun kay Jesus na siya umakit sa langit and then na-persecute yung mga saints. And then sa chapter 12, yun ang pinersecute yung mga saints, yun po ay period of tribulation ulit. Okay, inulit po yan, oh. Nakikita niya yan. And then sa chapter 13, kung ano po yung nangyari sa chapter 6, medyo naulit din po yung iba dyan sa chapter 13. Yung rise of the beast ay yung bago sa chapter 13 na hindi nabanggit sa 6. Di masyado. So, doon na po tayo today. Okay? Yan lang. Konting introduction. So, ano nangyari? May sinabi po dito na may nakita again, nakakita po nito si John. Pinapakita sa kanya ng Panginoon yung mga mangyayari. Hindi pa nangyayari ito, mangyayari pa lang in the future. May nakita siyang yung may pinakita kasi dati na sand of sea. Okay? Or may nakita natin ng 12. Yung sea. Yan, upon the sea. Okay, nakita yung in the angel which I stand. So, stand upon the sea and upon the earth lifted his hand to the heaven and swear by him that liveth forever and ever created. So, may kausap din po siyang angel. Okay? Inasabi sa kanya kung ano yung mangyayari. Ah, sorry. Magpas pala tayo. So, ito po yung binalikan natin yung kwento no, sa 12. Parang nahahalo ko ata yung ayan, ito pala yung tagpo na panibago na naman po ito sa vision na nakikita ni John. Okay? So may nakita siya, nasa ano daw po siya, nasa tabing dagat. Okay? May nakita siyang beast, ano ulit yung beast? Mga hayop po yan. Pero ito, obviously, ibang klaseng hayop. At yun daw ay rise up the sea. Ibig sabihin, lumalabas. So, parang shokoy siguro yan. Hindi. Pero mas matindi pa yan. Sabi niya, having seven heads and ten horns. So, tapos po tayo dito last time, kaso binabalikan lang natin. Seven heads, ten horns, and upon these horns, ten crowns, and upon his heads, the name of blasphemy. Alam niyo yung blasphemy? Bastos yan. Ibig sabihin, ang binabastos yung Diyos. Okay? Sana hindi kayo ganyan, ha? Wala namang ganun sa'yo. Pero may mga makikinig ganyan sa mga pelikula, di ba? Yung madalas makinig mo, si Jesus, ang ginagamit nilang pangalan. Pinambabastos nila. Pero hindi lang ganun. Ibig sabihin ito, talagang binababoy niya yung Diyos. Kaya kayo, huwag kayong matututong ganyan. Gusto niya matuto ng ganun? Nag-uumpisa yan minsan, nag-pray lang, maingay. Tapos, umayos ng upo. Makinig ng maayos. Tapos, ayaw. Ayaw, paala kayo dyan. Diba? Doon nag-uumpisa yan eh. Yung mga kabastusan eh. Pero pag lumakas na yung lupo, matanda ka na, umamang ka pa, ganyan. Maraming eh, mayayaman, ganun. Pakialam mo yun sa Diyos. Nanood kayo ng mga ano. Kahit sa mga, sa office, yung mga mayabang na mga boss. Kung paano na lang. Kung di mo masabihan, minsan nasabihan din. Pero iba, walang pakialam po. Kaya, ito lalo na kasi Antichrist yung pinag-usapan natin, sabihin ko na. Yung nakita natin na Antichrist sa first half ng Revelation, ito rin po yung, pero di-describe siya dito in details. Okay, narinig nyo yun, di ba Antichrist sa YouTube, saan-saan? Totoo yan, kaso yung minsan mali yung pagkakadescribe sa kanya sa iba. Kaya ngayon, naaralin natin para accurate ang ating description. Ha? So, anong klaseng hayop to? Nabanggit natin last time, hindi po to basta hayop lang. Ito ay
dinidescribe dito yung mga kalaban ng Diyos. Alam niyo po kasi yung mga tao, pag yung mayaman, lumalakas, yung mayabang po yan. At sila lagi yung unang kakalaban sa Diyos. Kaya minsan tayo, pag nag-soul winning tayo, hindi ako nagtataka yung mga mayaman, ayaw minsan tayong pakinggan. Karamihan, makikita ka palang Bible, ayoko na sa'yo. Pero pag dun sa mga mahirap na community, naku pa, ba't kayo palang pumunta dito? Ganun eh. Gusto nilang marinig yung salita ng Diyos. Kasi minsan, yun lang pag-asa nila eh. I mean, lahat naman tayo, yun lang pag-asa natin. Pero, kasi nga, itong mga states na to, ng mga bansa na lumakas, sila yung kalaban ng Diyos. So, unahin ko yan, sabi dito, hindi nabanggit dito, pero ito yung interpretation natin based sa Daniel din na nakita natin. So, actually, mamaya, mabanggitin dito. So, I believe itong seven heads na to, ito yung mga seven malalaking states na kumalaban sa Diyos. Nag-umpisa yan sa Egypt, and then Assyria, and then Babylon, and then Greece, Rome, and then itong pangpito, ito yung pang-anim pa lang, anong kulang ko? Medo Persia, ako, Medo Persia, and then sabi nila, US daw yan. Naaalala nila sa history yun, yung mga Babylon. Hindi pa. Okay. Grade ano pa ba yun? Naaalala namin yan, ano kami, second year high school. Asian history yan, di ba? So, world history na ba? Asian lang kami. Ah, first. Iba na ngayon. Dati, tama ba yan? Ah, okay. Okay. Anyway, so totoo pong nangyari yan, ha? Sinabi rin sa Bible yan at alam natin yun. Itong mga yumaman ng mga bansa, alam nyo ginagawa nila, mapatay sila tao, wala silang pakialam. Itong mga baby, pinapatay nila. Walang pakialam sa Diyos yan. At isa sa mga katangian niya, may mga Diyos-Diyosan yan. Anya-kanya sila ng Diyos-Diyosan. Kaya sabi dito, madidescribe mo talaga sila ng blasphemy. Yung tunay na Diyos, hindi nila kinikilala. Okay? At dinisitive dito, sabi dito ay may 10 horns, I believe yun yung mga hari. Okay? Mga hari. And the beast which I saw was like unto the leopard, and his feet were fast, feet of the bear, and his mouth, the mouth of lion, and the dragon gave him power, and his seat, great authority. So, kakaiba to. Dito basta hayop, okay? May mga dinidescribe dyan kasi yung mga leopard, mabilis yan, di ba? Yung bear, malakas. Yung lion ay nakakatakot. Yung hari ng mga hayop daw. Tapang. So, kaya dinidescribe itong beast na to is talagang katakot-takot, nakakatakot na empire. Kaya sabi dito, and the dragon gave him his authority. So, sinong nasa likod dito mga authority na to? Si Satanas. Pag-aralan natin to sa last time. Si Satan po yung dragon. Okay? Nabanggit nga dito yun. Actually, mabanggit pala dito yun. And they worship the dragon which gave the power to the beast. So kahit ngayon, nabanggit nila ba yung US, maraming tao galit dyan. Pero yung iba dyan, sumasamba dyan eh. Yung iba naman sa Israel naman. Yung dyan, woo, US, pinakamagaling, walang natalo dyan. Kahit wicked sila. Hahanga ka pa sa mga taong wicked. Yung mga kaibigan natin taga-US na godly, galit din sa sarili ng bansa. Kasi marami na ang kalokohan. Okay? So kaya sabi ito, sinong tatalo sa kanya? Wala. Diba? Ganun yung US ngayon. Pag, mga kahit yung mga YouTube infographics, napakita doon, no? Walang tatalo sa US. Eh yung spending nila, ganito. Yung ibang bansa, pag halu-haluin mo na, wala pa sa kalahati na US. Ano mabibili nun? Diba? Eh yung iba nung kaalyado pa ng US, so walang tatalo sa kanila. And there was given unto him a mouth speaking great things and blasphemies, and power was given unto him to continue 40 and 2 months. Ito na yung medyo mahirap din din. Sabihin ko na lang sa inyo. So, pag sinabing yung mouth ay speaking great things and blasphemy, nabanggit na rin ito sa Daniel. Okay, ito na nga po yung Antichrist. Pag sinabing great things, yung mga mayabang yan. Para si Bill Gates. Ano sinabi ni Bill Gates? Noong 2015, sabi niya, warning, warning,
sa mga ilang taon lang magkakaroon ng global catastrophe, hindi nuclear bomb. Takot na takot kayo sa nuclear bomb, huwag kayo matakot siya, matakot kayo sa virus. Dahil magkakaroon, hindi, 2015 pa yun, sinabi niya. So ngayon, nagkaroon niya. Eh, nagkataon lang ba yun? Sana hindi. Hindi naman po pera si Bill Gates. Pero si Bill Gates ay kilala na sumusuporta sa mga bakuna. Okay? So, kung tinakot niya yung buong mundo sa pandemic, magugulat ba kayong bakit? Kung siya yung nagpapondo sa bakuna? Naintindihan niyo ba mga bata? Example ganito. Kunwari, ako'y may alagang kalabaw. Maraming. Nasasabihin ko, nako, delikado yung mga bata. Kailangan nyo ng proteksyon. Kailangan nyo kumain. Uminom ng gatas ng kalabaw. So, papaano ko yun? Tatakutin ko kayo. Pag wala kayong ganito, kakasakit kayo. Yun pala, may bibenta na ako sa inyo. Naintindihan nyo ba yun? Di ba? Naintindihan ng mga bata. Ano pa kaya? Wala nang maisip eh. Ano ba uso ngayon? Yun na, ganun na nga yun, yung vaccine. Yun na, napunta talaga ako dun. Oh. Isabihin, walang pakailan si Bill Gates, walang pakailan sa Diyos yun. Wala daw Diyos. May Diyos ba? Hindi ko alam. Baka meron, baka wala. Karamihan ng mayaman, ganun. So, may araw din sa Diyos yan. And power was given unto him to continue 40 and 2 months, 60 and a half years, roughly. Okay? So, kaya nilalagay natin yan dahil sa revelation na napansin natin last time sa Daniel din. Mag-uumpisa magkaroon ng power itong ito ba yun? Tinatamaan. Magkakaroon po ng power itong si Antichrist in the middle of the 7 years. Okay? Ganun po yun. Kaya magkakaroon siya ng power, pero after ng 7 years nga, nag-umpisa siya sa kaligitnaan, matatapos siya 7 years, so nagtutugma siya dun sa pinag-aralan natin last time na siyempre, darating ng Panginoon or sa Revelation 19, tatalunin na sila si Jesus. Okay? Yan po yun. So yan, sinasabi lang dito, babastasin niya ang Diyos. So paano niya nagawa yun? Kasi nga, yung panahon na yon ay hinahayaan ng Diyos to. Saka malapit na rin yung rapture dito. Okay, again, ang rapture sa second half is 14. It was given unto him to make war with the saints. Okay, kung maalala nyo yung first part again, nabanggit na to. Siya ay magiging malakas, makapangyarihan, saka yung mga Kristiyano ngayon, lalabanan niya. Yung mga Kristiyano sa panahon niya, medyo malakas pa tayo sa panahon niya. Alam niyo ba yon? So, kahit pa paano, influence ng Kristiyanin sa panahon natin ngayon, malakas pa. Pero unti-unti nang nawawala yan. Mapansin mo, may nakapansin. Pag yung Muslim, nagalit, huwag niyong gagalitin yung Muslim. Ha? Pero pag si Jesus, binumura na si Jesus, okay lang. Ganun sa panahon natin, lalo sa US, sa Europe. Kaya, nakakatakot siya pag nangyari. Anyway, the power was given him over all kindreds and tongues and nations. Sinabing tongues, lahat ng salita, ibig sabihin talagang makapangyarihan siya sa buong mundo. And all that worship him, and all that dwell upon the earth shall worship him whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. So, sino yung Lamb? Jesus. Ano yung book niya? Bukod sa Bible, yung book of life, doon nakasulat yung mga maliligtas. Okay, so anong sabihin nito? So yung mga hindi ligtas, sumamba sa beast. Naintindihan nyo? Kung sasamba ba kayo sa Antichrist? Kaso pipilitin ka, paano yun? Ha? Kasamba ka ba kay Pope? Hindi, iba-iba kasi yung ano ng ano, Antichrist eh. Sabi nila, yung Pope daw yan, sabi nila, isang military powers. Regardless, ito ay magiging malakas. So, kanino ka sasamba, Justin? Sasamba ka ba sa Antichrist? Sino sasambahin mo ba yan? Pag bibigyan ka namin ng pera, sumamba ka lang sa akin. Ikaw, Sarah. Okay, buti, alam nyo.
Pero mapahirapan nila tayo, pero tayo, mamumundok na lang tayo. Hindi tayo susasamba sa Antichrist. Amen? E sabi ko, if any man hear, if any man have an ear, let him hear. Itong bagay na to, itong salitang to ay madalas makikita sa Bible. Kasi nga, katulad ngayon, sino gusto makinig ngayon? Sino nakikinig? Sigurado kayo? Ito kaya yung Bible, at kahit pag nag-preach tayo, pag soul winning tayo, sinasabi lang natin, sino mang gusto makinig? Kaya puntaan natin sila. Pag ayaw nilang makinig, edi wag. Diba? Ganun din sa church. Pinapangaral na yung salita ng Diyos, ayaw kong makinig, hindi ka pipilitin. No? Yun yung isabihin ng katagan na to. Kung sino lang gusto makinig, yung may tenga, eh lahat kami may tenga, pero gusto mo bang makinig? Yun ang ibig sabihin nito. Kaya, kung ayaw mo, boring ka dito, well, ikaw yung mawawalan. Ganun lang yung sabihin niyan. Ito yung medyo mga talinaga, okay? He that leadeth into captivity shall go into captivity. He that killeth with the sword must be killed with the sword. Here is the patience and the faith of the saints. So, dito tayo tapos kanina. Yung sabihin nung here is the patience of the saints. Kasi nga, nung panahon na yon, eh, pagpapapatay na yung mga Kristiyano, anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Lalaban ka sa kanila? Depende. Anong laban? Kahit pa, sa panahon natin ngayon, ano ba laban natin sa kanila? Sa mga unbeliever? Hindi naman natin sila papatayin. Hindi naman pinagutos ng Diyos yun eh. So, ang laban natin, spiritual. Kaya iba dyan, galit sa atin. Nabanggit ko sa inyo yung iba. Pinapalayas tayo eh. So, ang laban natin, spiritual. Soul winning lang tayo. Christ na tayong salita ng Diyos. Pag nilabanan na tayo, lalaban ba tayo? Salita pa rin ng Diyos. Hanggat inaalaw tayo ng Diyos, ibig sabihin. Okay? So, ang ayaw lang naman ng Diyos, di naman tayo ginawang vigilante nga na gera-gera ba, gusto nyo? Patay na tayo. Hindi tayo ganun eh. And sa history, kaya ka tayo, tapusin ko na lang dito ha. Sa history, kaya gusto natin si Jose Rizal, di ba? Though may ibang bagay rin na hindi okay sa si Rizal. Pero kwento-kwento sa kanila, sa kanya, which is totoo naman yung iba daw, maramihan, anong ginamit daw ni Rizal? Panulat lang, di ba? Hindi lang actually yung pen, tinusok niya yung pen. O, sige, baril sa'yo, sasakin kita ng... Hindi ganun, ay sabihin, ano lang, salita or ideas. So malakas po yun, sa panahon, even sa panahon natin ngayon, kaya nga, niloloko tayo ng kalaban, anong ginagawa niya? Binabago niya yung Bible. Kasi ito, wala na silang panama dito, pero pag nabago nila to, malilito yung mga tao, mawawala ng tiwala sa salita ng Diyos. Pag wala ng tiwala sa salita ng Diyos yung mga tao, anong pasilbi nito? Diba? So kaya, pinapangaral natin yung Bible, at ditiwala tayo sa Bible. Inaaral natin, tapos pinapangaral natin. Yan ang laban lang natin. Hindi tayo inutusan ng Diyos na makipag-gera sa kanila ng batayang physical. Okay? So, ganun po yan. Kaya sabi nito, he that leadeth into captivity shall go into captivity. Hindi, sige. Kaya sabi dito kasi medyo umano yung salita dito, he that killeth with the sword must be killed with the sword. Ibig sabihin, parang patayan na to, yung labanan dito. So, kung ikaw, anong gagawin mo? Matalino ka. Ha? Sinabi na rin sa atin sa Matthew 24, sabi doon, pag nakita mo na yung Antichrist, pag ganyan na siya, umalis ka na. Okay? Kasi mas may panama tayo doon, hindi tayo makipagsagupaan dyan, at least mas marami pang maligtas, may masyasyaran pa rin tayo kasi nagtago tayo, pero syempre tatago natin yung mga anak natin, pero yung mga lalaki, soul winning pa rin. Ganun po yun, ha? Takot na ba kayo? Nakikita sa mga pelikula yun, kaso mali-mali naman sa kanila eh. Sa kanila, ang bida doon, mga rebels. So, sila pa... Pag yung Antichrist na nag-aaral, hindi mo makakayanin yan. Okay? Kasi hinayaan na ng Diyos yun eh. Hinayaan na makapture niyo yung mundo, sa kanila na yung mundo. Pero tayo, gagawin lang natin yung kalooban ng Diyos. Ganun tayo. Saka na tong 11. Saka na yan. So, may tanong ba? Question. Salamat. Andito yung mga may sakit dati. So, ano lang kayo ha?
Laban lang. Salamat ay nagpapatuloy kayo. Iba may sakit lang, may konting sugat lang, hindi na mag-attend eh. Pero si Cassandra, kahit anong mangyari, attend to, di ba? Nag-iisip pa yan, nag-observe. So ito maganda, maging kaibigan niya si Cassandra, matalino rin daw yan. Kasi ano sila eh, nag-communicate sila, ibig sabihin, interesado. So kami, maliit lang church namin, pero inaaral namin salita ng Diyos. Amen? So ngayon lang kasi medyo malalim tayo, Cassandra. Kung nakaka-attend kayo ng mga linggo, ng umaga, diyan yung mga topic natin na sakto-sakto sa inyo. So pero seminar, ngayon seminar, makakatid kayo seminar? Tuesday. Yan, okay. Nasayayang, kaso masakit din sa ulo. Diba, kaya nyo yan. Ako nga sumasakit ang ulo para maibigay ko sa inyo na hindi masakit sa ulo eh. Attend lang kayo, tapos panalangin, maintindihan nyo yung ating inaaral. Amen? So this time, let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon, na nabalikan namin, Revelation 13. I pray, Panginoon, na makita namin ito, Lord, as warning para sa amin din po, Panginoon, yung iba ay may iwan dito. Kawawa po sila, sila ipaparusahan nyo. Magkasamantalan sila ng Antichrist. At yung iba naman po ay mapapatay. Yung iba po ay hindi mamamatay kahit pinaparusahan na. Ba't sila po ay na-torment dito lang sa time na ito. Nawa, Panginoon, yung lahat na mayasalba namin, maliligtas, masyara namin ng salita ng Diyos para hindi po sila haabot sa time ng inyong galit, Panginoon. We pray na gamitin nyo lamang po kami, bigyan nyo kami ng lakas, Panginoon, sa natitira namin time para gawin po ang inyong trabaho, Panginoon. Maraming salamat sa inyong lakasan, Panginoon. Ngayon din po sa aming mga bago na kasama, nakabalik, Panginoon, kayo pong lalati sa aming buhay, sa aming seminar, Panginoon. Bigyan nyo po ng katagumpayan. And sa aming anniversary, Panginoon, na aming meeting bukas ng pastor, Panginoon. Kaya mga kinos dito kayo mga lalati. In Jesus' name, pray.